Patuloy pa rin ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Ako pa rin ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala, nag-utos naman si Health Secretary Teodoro Ted Erbosa sa Food and Drug Administration at sa National Bureau of Investigation na mag-coordinate para ma-track down ang mga scammer na gumagamit ng mga larawan ng mga social media personalities sa fake advertisement ng food and drug supplements. Ayon kay Erbosa, nakikita raw niya ito araw-araw sa social media. Marami sa kanyang mga kaibigang doktor na may pangalan o popular ang nabibiktima ng mga nagbebenta ng gamot o drugs. Kahit hindi nila ito ini-endorso gamit ang mga larawan nila na pinick up sa social media din. Ang mga gumagamit ng ganitong scheme ay mga scammers. Sabi pa ni Erbosa, ang Food and Drug Administration ay isang regulatory agency na may police power sa ilalim ng Department of Health. Nabanggit din itong Sir Erbosa ng mga online personalities gaya ni Dr. Willie Ong at Dr. Tony Liachon. Nagsampana ng kaso sa Cybercrime Division ng NBI kaugnay sa nasabing usapin. Pero patuloy pa rin daw nagsisirculate sa online selling na iba't ibang mga accounts ang pangalan at larawan ng mga doktor na ito na sinasabing nag-iendorso ng iba't ibang uri ng mga gamot na wala namang katotohanan. Nagpaalala na lang ang kagawaran ng kalusugan sa publiko na siguruhin na ang gamot na kanilang iinumin ay may approval ng FDA. Samantala, ilang mga senador na rin ang nagmungkahing imbestigahan ng Senado ang nakababahala ng mga fake at misleading online celebrity endorsement sa ganitong mga produkto. Napapaniwala ang mga consumer na totoong ang mga celebrities na ito ay gumagamit at nag-e-endorso ng mga ibinebentang food and medicinal products na hindi nakarehistro sa otoridad at bawal ibenta at bawal din sa public consumption. Hindi pa naman alam kung iimbestiga na rin ito ng Senado. Samantala, sa iba pang mga balita,